walang basihan. Tapos tulad ng mga sinasabi sa Amerika, the militants at the left always win an argument by changing the terms. By changing the terms, they are able to redefine the conditionalities. Correct. So katulad ditong reproductive health. Birth control yan. Oo. Kaya sila magaling. Katulad nung yung same-sex marriage, tinatawag nila gender equality. Kasi pag binago mo yung terms, nababago yung definition. Yung abortion, they called it abortion. It's murder. The most heinous crime is abortion. Tapos, but why don't you call it murder? Why abortion? Sa Amerika, ang tawag nila ay pro-choice. Diba, maganda pakinggan. Napakagandang pakinggan. Pero in actuality, it is actually the killing of a baby. Innocent life. Tapos maganda pakinggan yung ano ang karapatan ng Estado o nino man na pakialaman ng katawan ng human isang babae. Issue human rights. Diba? Ang galing na papasok nila sa human rights. Bakit parang natatamimiyo yata ang karapatan? Yan, kaya dito ako excited, Eric, dahil lahat siyang mga yan, sabi ko nga siya, napag-aralan ko yan eh. Oo. So they should expect a very healthy debate coming from a properly informed member of Congress. Dahil gagamitin ko lahat yung katotohanan. Hindi naman ako mag-iimbento eh. Oh. Ito'y galing sa inyong sariling records na meron din ako. Oh. Bakit natatamimi ang karamihan sa atin? Eric, ganito. Konti lang ito silang maiingay, pero gamit nila ang galamay ng mga media. May experience. Sa propaganda. May experience, sabi sa komunista. They have mastered the art of deception eh. Yung deception, at saka ginagamit na sa propaganda, at saka magaling sila. Imagine, yung media natin ngayon is heavily infiltrated. Why? So, umpisa pa, bata pa, estudyante pa, may college editors guild of the Philippines. Galing ako dyan, may alam LFS. Ko yan. LFS. Okay. Pag-graduate yan, komunista na yan. Galing din ako LFS. Oo, oh, oh. Pagkatapos, mag-spread out na yan, papunta na yan sa mga major stations, TV stations, et cetera. All over the media, nandiyan sila. Not only Manila, but all over the country. At namantsahan na yung isip nila at paniniwala. Tingnan mo ngayon, every time mag-press con ako, against communism, walang lalabas. Walang dumarating. Walang lumalabas. I've been opposed to peace talks, sinabi ko, yung nangyari ngayon sa Pilipinas, yung papatayan. Yes. Sinabi ko na yan, na it's a waste of money, waste of lives of our soldiers and our police, kasi the communist doesn't believe on peace talks. Okay. Pero ano nangyari ngayon? Tinan mo nangyari, ang daming patay, pero wala. Tamimi ang gobyerno, walang sinasabi. Kayo yung nagsabi na ang ating gobyerno, ang ipinapadala, ay general. Katulad ni Alex Padilla, mayroong kapangyarihan, no? Makipag-usap, negosasyon. Ang ipinadala ng Communist Party, NPA, ay parang muchacho lang, yung NDF. Tama ka, sabi ko nga sa, tumawag ako ng, ay pass a resolution doon sa Congress, inviting Secretary Diles and Atty. Padilla sa committee namin, kasi I was a member of the Peace and Order Committee, Peace and Security. I asked them, tama ba yung ginagawa ng gobyerno? Nakipag-usap kayo sa NDF. Okay. Do you know your enemy? Sabi ko, do you know your enemy? NDF is just the left arm of the Communist Party. The brain is the Central Committee. So ang maganda sana, kausapin ninyo, who are the people in the Central Committee? Because they decide. But if you talk to the NDF, it's the left arm, wala kasi sabi ng komunista, we are fighting the government using two weapons. Talk, fire. Kasi ito namang NPA is not controlled by the NDF. Ang sinasabi ninyo, dapat Government of the Philippines talking to the Central Committee. To the Central Committee. Mismo. Para may binding yung sinasabi niya. Para anong sabi ni Villandes, we do not know who are the people of the Central Committee. Sabi ko, so you mean you're talking to a ghost? Kung magkipag-usap kayo, hindi nyo alam kung sino yung kausap ninyo. It's a waste of time, waste of money. Tamang-tama, nabanggit niyo po yan. Dahil next Tuesday, ang isa sa mga magiging guest ko, sila General Sadang, at hopefully si General Gidaya, sila ang nasa mga AFP retirees, they are trying to claim about 16 billion something-something na nandun sana sa AFP personal services na savings of 20 billion. Pero sa kwento ni General Sadang, ay kinuha ito ng DSWD para sa 4Ps. Kaya wala silang makuha sa pantawid program, yung 20 billion na yon. And their claim has been endorsed by the DND secretary, by the executive secretary. Ang problema lang ay sumablay yata sa DBM dahil hindi mailabas yung pera na yun dahil nakuha na nga sa Department of Social Welfare Development. Eric, another question na gusto natin itanong sa kanila. Maraming nareklamo mga sundalo ngayon eh. Yes. Walang funds yung intelligence funds nila. That's why puro palpak yung operation. Kasi
ang procedure sa military, before you do a military operation, kailangan meron kang intelligence information. Yes. Pero ngayon, walang pera. Kung saan doon yung pera ng intelligence sa military at sa police? Kasi para, puro palpak yung military. Kawawa yung military. Okay. They don't have an accurate and enough intelligence information before going to the field. So sana ma-check yan. May tanong ko sa inyo, Congressman. Merong mga taong nagsasabi na human rights violation daw yung estudyante, magbibihis babae, may makeup, pinagbabawalan ng gwardiya pumasok sa eskwelahan. Yan ang huwang sabi ng ano, ng party lista, ladlad yan. Malayo na tayo. kasi meron mga existing ordinances nun dati, alam ko eh. Pwede ho ba yung ganun? kasi human rights violation daw ho yung ganun. Alam mo yung transvestite. Meron, alam ko sa Manila, meron talagang ordinansya yan. Okay. Dahil nung panahon ni Lacson, ako, stricto siya dyan. Pag nagdamit, bestida ka eh, kukulong ka ni Lacson. Okay. Pero sabi daw ho ng Ladlad na that is human rights violation. Gusto ng estudyante magbihis ng bihis babae, pinipigil ng gwardiya. Paano ho yan? Palagay ko, unang-unang dapat pumigil yung magulang niya. Paano ho yung gustong gumamit ng ladies room dahil nakabihis babae siya? Yan ang hirap dun eh. Yan mga komplikasyon. Paano kung lalaki ka, nagbihis babae ka? Nagpanggap lang. Tapos pupunta ka rin sa toilet ng babae. Nagpanggap ka lang, ano? Paano ngayon yun? Hindi pwede. There are laws against that. You cannot enter a ladies room if you are a male. Okay. No matter what garb, whatever dress you have or uniform you have. Nakapasok ko ba ang ladlad? Were they party list? Wala. Not one of them was able to make it? Malayo. Okay. Sa takbo ng politika natin, na kung sino presidente, nagbabaligtaran lahat. Okay. Ang sabi ko nga ako'y natatakot, baka dumating ang araw nung maging pangulo natin, ladlad party win. Hindi lahat ng congressmen nagbabaligtaran lahat. Uy, habol ako dyan. All this time, closet. Pero Congressman, what can our public expect from Lito Atienza? The first I will use all my experiences, as I've said before, earlier. Lahat yung naranasan ko in the executive, Department of Environment Secretary tayo for a period. Yes. Ako'y naging member of parliament na rin. Yes, of course. Ako'y naging mayor, vice mayor, presiding officer, general manager ng national housing. Yeah, lahat ito dala-dala ko ngayon sa Kongreso. Yes. I will help. In wealth of every experience. Way. Housing the poor, I will contribute whatever I can. Economic measures, I will do everything I can to promote livelihood, additional income. Kung ano yung ginawa namin sa Manila, alam mo, Manila is a microcosm. Yes. Kung ano yung ginawa namin para pakalati ng negosyo, ay pipilitin ko. Okay. Liberation or liberal policies on licensing of businesses, ginawa ko sa Manila yan, dapat siguro gawin natin nationwide. Mm-hmm. Dahil ang biggest disincentive sa negosyo at sa investments, yung hirap ng kumuha ng lisensya rin sa bansa natin. Mm-hmm. Kukuha ka ng lisensya for a legitimate business, Congressman, dadaan ka sa butas ng karayom. Binaligtad ko yan sa Manila for 9 years at least during my term. Okay. Pag apply mo ng negosyo, within 1 hour. One stop shop. 1 hour, release yung lisensya mo. Sana ho. Lahat yung mga inspeksyon gagawin after you start your business. Kung nagsinungaling ka, forfeiting mo lahat ng ginastos. Sana ho makatanggap ang Cebu nitong grasya ng Lito Atienza po. Pipilitin ko yan. Okay, sige. Ito importante, Eric. Okay, yung issue ng mga mangingisda natin. Alam mo ba pinakamahirap na sektor ngayon ng ating bansa? Pinakamahirap sa mahirap. Mangingisda. Okay. Dahil wala nang mapangingisdaan na katubigan. Ang lahat ng tubig natin, pati sa Cebu, lakes, yung lahat ng mga lake dyan, may mga fish pen na pag-aari ng mayayaman. Last 20 seconds. Sa amin naman, Eric, will continue our advocacy, strengthening the very foundation of our democracy. Like for example, i-refile ko yung ROTC bill. Ibalik ko yung ROTC. Yes. Ikalawa, i-refile ko yung strengthening the barangay system. Nabigyan ng sahod yung mga barangay, yung mga barangay tanod, bigyan ng support. Because sa democracy, you have to strengthen the very foundation. And the very foundation of democracy is barangay. Correct. But now, ginagamit yung barangay, wala malang karong suporta sa gobyerno. So marami kaming pinaplano, Eric, to continue our advocacy. Okay, we'd like to thank Congressman Lito Atienza, Congressman Jun Alcover. We wish them very well. We will be hoping that we can bring them back in order to be updated about what legislative measures they will be undertaking during their term of office. Ito po si Eric Espina, palagi pong nagsasabi, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino.
Daghang salamat, maayong gabi kaninyong tanan.